Yan po, magandang gabi po muli mga pinagpala. So meron naman po tayong another session for Bible study po para pag-aralan natin ang Words of God at tingnan nga po natin kung ano yung nais talagang iparating sa atin ni ang Panginoong Hesus. Ang ito nasa Luke chapter 19 verse 15, pero puto ikakat po at may title po ito dito na ang talinghaga sa salaping ginto. So titingnan po natin kung anong talaga yung real message po niya, real message. Dito po tayo magsisimula sa 15. Gayunpaman ay ginawa rin siyang hari, so ang Panginoong Hesus po yun, na makabalik siya at nagsimulang maghari. Ipinatawag niya ang mga aliping, binigyan ng gintong salapi upang malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ganito ang sinabi, "Panginoon, ang isang gintong salaping ibinigay ninyo ay tumubo ng 10. Magaling," sagot niya, "mabuting alipin, dahil naging tapat ka sa kakaunting pinagkatiwala sa iyo. Pamamahalaan kita sa 10 lungsod." Lumapit naman ang ikalawa at ang sabi, "Panginoon, ang gintong salaping iniwan ninyo sa akin ay tumubo ng 5. At sinabi niya sa alipin, "Mamahala ka sa 5 lungsod." Lumapit ang isa pang alipin at ganito naman ang sinabi, "Panginoon, narito po ang inyong gintong salapi. Binalot ko po ito sa panyo at initago. Natatakot po ako sa inyo dahil kayo'y napakahigpit. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo itinanim." Sinagot siya ng hari, "Masamang alipin, sa salita mong iyan ay hahatulan kita. Alam mo palang ako'y mahigpit at sinasabi mo pang kinukuha ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko itinanim. Bakit hindi mo na lamang idinipos ito sa bangko ang aking salapi? May tinubo sana iyan bago ako dumating." At sinabi niya sa mga naroon, "Kunin ninyo sa kanya ang gintong salapi at ibigay sa may 10. So dito, lagi pong na-interpret ito na ito daw po ay about sa position, sa career, sa talent. Kasi yun daw, meron din naman po talaga na yung pinagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Pero naiba po ito. Ito, ang main message talaga ng Panginoong Hesus dito ay it's all about sa ating identity. Yes, tungkol po ito sa identity. Identity saan? Identity na ikaw ay alipin ng Panginoong Hesus. Hindi po ito about sa finances, hindi po ito about sa position, hindi po ito ano. Ang ito po ay about sa identity mo as a Christian, identity mo na is you are believer of Christ. Bakit? Kasi sabi po niya dito, ito po kasi ang sinasabi niya dito sa mga unang naging alipin, sila po ay nangalakal, ibig sabihin sila po ay nag-evangelize. Yun po yung ano. Ngayon, ang ginawa naman ng ikatlong alipin, itinago niya yung identity niya. Hindi man lang niya hindi siya nangalakal, hindi man lang siya nag-evangelize, itinago niya yung identity niya. So ibig sabihin yung pagka-Kristiyano niya, itinago niya. So ang sinasabi lang ng Panginoong Hesus dito, kahit hindi ka man lang sana nangalakal, pero dun sa lugar ninyo na pinagkatiwalaan ka ay na ay pinakita mo man lang na ikaw ay mabuting halimbawa, na ikaw ay Kristiyano, na ikaw ay believer of Christ, na ikaw ay nasasakupan ko, naging mabuting halimbawa ka man lang sana, eh di sana meron man lang na na-encourage ka doon sa ugali mo, na-encourage ka doon sa
sa identity mo as a Christian na kahit hindi ka nag-evangelize o hindi ka nangalakal. Yun po yung sinasabi lang dito. So, nais ko lang po talaga ding iklian dahil para po mabilisan lang din po yung paliwanag ko. So, bakit siya bakit nakagalitan or bakit nagalit sa kanya? Kasi itinanggi niya dito ang Panginoong Hesus, o itinanggi niya dito ang pagiging Kristiyano niya. Itinanggi niya dito ang kanyang identity. So, ang sabi po sa 2 Timoteo kabanata 2 at kabanata ano po? 2 Timothy chapter 2 verse 12, kung kayo'y nagtiis sa hirap sa mundong ito, maghahari din tayo sa nakapiling niya. Kapag itinakwil natin siya, itatakwil rin niya tayo. So yun po yung sabi ni Timothy sa Panginoong Hesus. So ito po yung sinasabi dito. Ito po yung parable po sa laping ginto. So be a Christian, kahit nasan ka, kahit sinong kaharap mo, kahit na nasa anong lugar ka, kahit na anong sitwasyon ka, be a Christian. So yun po sinasabi ng Panginoong Hesus, lalo po sa sitwasyon natin ito. Masaya ka, dapat nandun yung pagiging Kristiyano mo. Dumadaan ka sa hirap, dapat nandun yung pagiging Kristiyano mo. Ano pa, sabi ni Paul, kahit magutom ka, kahit sabi niya, kahit nagugutom siya, kahit na busog siya, kahit siya malungkot o masaya, nandun yung pagiging Kristiyano niya. So yun po ang inais ng Panginoon sa atin. At yun lang po ang muli, magandang gabi sa ating lahat at God bless po. Ingat po kayo parati.